Nandito po tayo ngayon sa loob ng 2022 Nissan Terra 4x2 VL Automatic. Ito po yung may presyo na 1,999,000 pesos. Iikutan po natin ito ngayon at syempre titingnan natin yung magagandang features nito mula dun sa engine, sa katawan at syempre dito sa loob. Kung gusto nyo mapanood yan, samahan ninyo ako mula umpisa hanggang dulo. Pero syempre, bago natin umpisahan yan mga kaibigan, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, huwag nyong kakalimutang pindutin yung subscribe button at yung bell notification para lagi kayong updated sa bago nating mga videos. At syempre, huwag nyo rin kakalimutang mag-follow sa aking Facebook page. Hindi na natin patatagalin mga kaibigan, simulan na natin! Okay, ito na yung 2022 Nissan Terra 2.5-liter engine VL 4x2 7-speed automatic. Ano masasabi nyo sa unang tingin? Ito yung malapitang itsura ng headlamps. Meron itong quad LED projector headlight at meron itong auto leveling. Meron itong auto on and off with follow me home feature. At syempre, hindi mawawala dito yung LED daytime running lights. Sa ibaba nito, nandito naman yung front fog lamps na LED. Kakaiba din yung design ng vessel, naka-enclose sa glossy black na vessel at sa gilid ay may pa-letter C na chrome. May mga front sensors din dito, isa dyan, isa pa ulit dito, at isa pa ulit dito sa gilid. Total of 4 front sensors. Ito naman yung front grills, punong-puno ng chrome. Ang ganda, di ba? Nandito naman sa Nissan logo yung front camera nito na ginagamit sa 360 view. Ito naman yung pinakailalim ng front bumper mga kaibigan. Ang masasabi ko lang, para na siyang may skid plate. Kayo, ano sa tingin nyo? Meron itong Bridgestone tires na may size na 255/60 radial 18 at ito naman yung itsura ng 18-inch two-tone alloy wheels. Sa totoo lang mga kaibigan, gusto ko yung design nito. Ventilated disc brakes ang front brakes nito. Ang front suspension nito ay independent double wishbone with coil spring and stabilizer bar. Sa susunod mga kaibigan, iti-test drive ko to, kaya abangan ninyo, tingnan natin kung maganda nga ba yung suspension. Isa pang maganda rito, standard na yung front mudguard at ito ring step board na kulay silver. May body kit dito malapit sa pintuan. Body color itong side mirror, integrated na rito yung turn signal light, meron itong auto fold and power adjust function. At syempre, meron ding camera dito sa ilalim. Ginagamit din para sa 360 view. Meron itong door chrome handles. Nandito yung keyless entry button at may susian din dito. Oh mga kaibigan, itong kulay na nakikita ninyo ay Aspen Pearl White. May additional na 15,000 pesos mula dun sa SRP niya. Okay, tingnan muna natin itong rear portion. Meron na itong rear spoiler. Nasa baba yung high mount stop lamp na LED. May camera pa dito. Nagagamit para sa intelligent rear view mirror. At may rear washer din dito. Ito naman yung pinaka tailgate. Puro chrome din mga kaibigan. Malamang yung ibang kukuha din nito, paiitiman din ano mga kaibigan. Palagay nyo. Ito namang LED tail lamps. Ang ganda ng design. Ang astig nito pagkagabi. Nandito sa ilalim ng Terra emblem yung button para mabuksan itong tailgate. Ayan. At sa tabi nito, nandito yung backup camera naman. At itong nasa gilid, ilaw din yan mga kaibigan. Dito sa lower right corner, meron dyang VL emblem. Meron itong mga rear sensors nakakabit dito sa rear bumper. At syempre, may extra reflector dito sa kanto. Kung sisilipin mo rito sa ilalim, ito yung itsura niya, nandirito yung spare tire. Hindi power tailgate itong Nissan Terra, mga kaibigan. So kailangan nating pindutin yung button at hilahin paangat. Mukhang maluwag at marami kang mailalagay dito sa likod na to. Meron ditong parang cover na pwede mong iangat at yun, pwede kang maglagay ng mga bagay dyan sa ilalim at pwede mo rin namang tanggalin kung gusto mo. Then kapag binalik mo, yan, ipatong mo lang na ganyan, then pwede ka na rin magpatong ng kahit anong bagay dyan. Nandito sa side na to yung lalagyan ng mga tools. Nandito yung jack at saka yung mga pasunod na standard tools. Dito naman sa kabila, meron ditong 12-volt socket. May lever dito sa gilid ng upuan para maitumble down itong sandalan dito sa third row. At para naman maibalik sa dating posisyon, hihilahin mo lang itong tali na to. Yan.
Ito yung itsura ng ceiling mula dito sa likuran. At ito yung itsura ng tailgate kapag ka nakataas. Oh, bago ko makalimutan, naka shark fin antenna na rin ito. At ang good news, naka rear disc brakes na rin ito. At meron na rin itong rear mudguard. Ang rear suspension naman ito ay multi-link with coil spring and stabilizer bar. Ito yung itsura ng suspension kapag sinilip natin mula dito sa ilalim. Ito nga palang part na to ay door sash blackout. Color black din itong mga window moldings mula dito hanggang dun sa dulo. Akala ko nung una wala itong roof rail pero ito meron pala. Kakaiba lang yung design kaya hindi halata. Ito yung door handle ng front passenger side. Meron din itong keyless entry button. Ang haba ng sasakyan na ito ay 4,900mm at ang lapad naman ay 1,865mm at ang tangkad naman ay 1,865mm. Yung wheelbase nito ay 2,850mm. Mataas yung ground clearance mga kaibigan, 255mm. Gross vehicle weight naman ito ay 2,650kg. Okay, puntahan naman natin itong engine. Ang engine code ay YD25DDTI. 4-cylinder inline, double overhead camshaft with variable turbo and intercooler. Ang displacement nito ay 2,488cc na nagpro-produce ng maximum power na 190 PS at 3,600 RPM. Ang maximum torque ay 450 Nm at 2,000 RPM. Ang fuel system ay common rail direct injection at ang fuel tank capacity nito ay 78 liters na diesel. Ang transmission type ng unit na ito ay 7-speed automatic with manual mode. Okay, after nating makita yung exterior, dito naman tayo sa interior. Simulan natin dito sa inner door trims. Ang part na to ay hard plastic at chrome itong inner door handles. Ito yung control para sa mga side mirrors, side mirror auto-retract control, ito naman yung door central lock, at control para sa mga windows. Hindi ko sure kung dark chrome yung kulay nito, pero very good dahil maganda. Ang part naman na to ay leather. Maganda yung idea na color red ito para maiba naman yung kulay. Madalas kasi kulay itim yan eh. Kitang kita yung stitching. May storage dito, lalagyan na ng kung anong mga bagay at may bottle holder dyan sa gilid. At syempre may speaker dito. Okay, so bago natin umpisahan mga kaibigan, ito nga pala yung itsura ng kanyang susi. So yun, yung regular na susi, meron siyang lock and unlock button. Okay, tapos syempre dahil ito ay push start button, meron itong physical key dito sa likod. Okay, tanggalin natin. Okay, so ito yon. Tapos may clip lang dito. Yan. I-press lang natin yon. Pag ganun. Yan. Teka. Press lang yon, tapos hilahin to. Ayan. Okay? Ganyan lang siya. Pagpasok mo pa lang sa driver's side, may makikita ka na kagad na mga buttons dito. Light control para sa meter cluster, fuel tank cover button, trip reset button, at parking sonar button. Ito naman yung traction control button. Ito yung aircon vents dito sa driver's side. Merong silver or chrome accent. Meron ding leather padding na burgundy red. Ito yung itsura ng flooring dito sa driver's side. At dahil automatic ito, syempre dapat meron ditong footrest. Ang dalawang upuan dito sa unahan ay zero gravity type mga kaibigan. Pero itong driver's seat ay may 10-way power adjust at meron ding lumbar support. Ito yung control para sa slide function at height adjustment. Control para ma-adjust yung sandalan. At control para sa lumbar support. Eto mga kaibigan, no, ang galing. Suportado yung likod mo. Parang humihinga yung sandalan. No? Wow! Dito naman sa front passenger seat, zero gravity type din ito, pero 4-way manual adjustment lang ito. Itong steering wheel ay mayroong tilting adjustment, pero walang telescopic function. Ito yung itsura ng steering wheel. Sporting-sporty yung design, no? 3-spoke leather wrapped. Ayan, may stitching dito sa inner side na yan. At merong silver accent dito sa portion na to. May mga controls dito sa right side nitong manibela para dito sa instrument cluster. Premium na premium din itong instrument cluster. High contrast at merong 7-inch advanced drive assist display.
Dito naman sa left side ng manibela, nandito yung controls para sa audio system. Ito naman yung ibabaw ng dashboard, malinis ang design. At ito na nga, leather wrap yung interior trim. Maganda yung kulay, na burgundy red. Nandito sa ibabaw ng LCD monitor itong hazard button at mga aircon vents. Ang lupit nito mga kaibigan, meron itong 9-inch Nissan Advanced Touchscreen Display Audio. Meron itong Bluetooth para sa hands-free calling and audio streaming. At parang ito yung kauna-unahan sa wireless Apple CarPlay at wireless Android Auto. Merong USB, iPad at tuner. So ito na nga mga kaibigan, nakita na natin napakadaming camera na nakakabit dito sa unit na to. Dahil itong head unit natin ay kayang mag-display ng 360-degree view. Meron na rin itong GPS navigation. Astig, di ba? Baka hindi ko pa nababanggit. Ito ay push button, start stop engine. Touchscreen itong LCD monitor pero may mga buttons pa rin dito sa ilalim. Ito naman yung mga controls ng air conditioning. Ito ay may dual zone automatic climate control. Dito sa lower portion, nandirito yung 12 volt socket. Meron ding dalawang USB port. At nandirito rin yung on and off button para sa rear cooler. Meron din itong wireless charger. Parang halos lahat ng comfort nandirito na. Masarap hawakan itong gear shifter dahil leather wrap din ito. May mga silver accent pa, ang ganda. Piano black itong pinaka base at meron ding mga chrome or silver accents dito. Isa pang malupit na feature mga kaibigan, meron itong one-touch tumble-down remote switch para sa mga upuan sa second row. Ito naman yung switch para sa electronic parking brake. Meron ditong dalawang bottle holder at leather na center armrest console. Malaki yung space mga kaibigan, ang daming mailalagay. Meron pa ulit ditong 12 volt socket. Ang dami nating 12 volt socket dito sa loob. Sa pagkakabilang ko, tatlo yung 12 volt socket natin dito. Meron din palang mga tweeter dito sa ibabaw ng dashboard. Kaya meron itong 6 total speakers. May assist grip dito sa passenger side. At ito naman yung intelligent rear view mirror. Makikita mo pa rin yung rear view kahit puno na yung cargo mo sa likod. Merong sun visor dito sa passenger side. Ayun, may ilaw. Dito naman sa overhead console, merong sunglasses holder at dalawang map lights. Dito naman sa driver side, meron ding sun visor na illuminated din. Meron itong 6 airbags. Meron dito sa front passenger, meron din dito sa driver, meron dito sa magkabilang gilid na nagsisilbing curtain shield, at meron dito magkabilaan sa front seats. Easy access din itong malaking glove box. Oh, may nakita pa ako ditong remote control. Iniisip ko kung saan ito ginagamit, sa head unit or dun sa 11 inches na flip down monitor. Recap lang natin yung magagandang features. Meron itong intelligent around view monitor, intelligent rear view mirror, intelligent forward collision warning, intelligent emergency braking, lane departure warning, intelligent driver alertness, blind spot warning, rear cross traffic alert, hill start assist, hill descent control, at hindi ko nasabi kanina, meron pala itong tire pressure monitoring system. Recap din natin yung safety and security. Meron itong anti-lock braking system, vehicle dynamic control, parking sensors, high mount stop lamp, at meron din itong anti-theft system. Syempre, hindi mawawala dyan yung pinaka-main safety natin, yung seat belts at saka 6 airbags. Para sa variant na ito, meron tayong 6 na kulay na pwedeng pagpilian. Meron ditong Nebula Metallic Red, Forged Metallic Copper, Lunar Metallic Gray, Galaxy Black, Brilliant Silver at Aspen Pearl White. Ito yung nire-review natin ngayon. Okay, dito naman tayo sa second row. Ito yung inner door trims ng second row. Wow, may leather padding din. Napansin ko rin na lahat ng mga pintuan ay may courtesy lamps. Hihilahin lang natin yung lever dito sa gilid ng upuan para maitumble down natin yung second row seat. Ang isa pang way na mas convenient ay yung pag-press dito sa one-touch remote switch. Yung switch na yan, katabi ng electronic parking brake. Okay mga kaibigan, so nandito tayo ngayon sa loob. At eto, tinamon na natin yung headroom. Ayan, so siguro mga, ayan, 5 daliri. So sa height ko na 5'6", 5 daliri yung agwat mula dito sa ulo ko at saka sa ceiling. Dito naman sa legroom, itong upuan na ito na nasa harapan ay dito sa passenger side. Sinagad na natin papunta rito sa likod. So ito yung pinaka ano yan, distance ng tuhod ko. 1, 2. Okay, so maluwag mga kaibigan. Tapos yung ating sandalan, nandito sa gilid yung lever para may adjust natin yung sandalan. Okay, so comfortable. And yung nasa ilalim na kaanan,
Ayan, may space dito para hindi tayo mangawit along sa travel natin. Yan. Okay? So dito 'yon sa part ng sa tapat ng ano ng passenger side, mga kaibigan. So punta naman tayo sa tapat naman ng driver side. Halimbawa, yung driver is kahit ko, ayan yung magiging sitwasyon or length, okay? Yung adjustment ng upuan. So pagdating sa akin, ay sobrang luwag, mga kaibigan. 1 2 3. So tatlong kamao ang distansya ng aking tuhod mula dito. Sobrang luwang. Ayan oh, ayan yung pinakahilalim. Tapos yun nga, ang kagandahan nun, kapag nakabukas yung ilaw, ayan, kita mo yung ano, yung ilalim, dahil meron parang courtesy lamp dun sa pinakailalim. And ang kagandahan, may air vents pa rin dito sa likod ng center armrest console. So talagang hindi maiinitan yung nasa second row. May mga USB ports pa rito. Yung pinakatambol dito sa gitna ay hindi masyadong mataas. Kaya po pwede kang or madali kang lumipat mula dito hanggang dito. Yan. Tapos ang sarap ng feel dito ng ating armrest dito rin sa kabila. Tingnan natin. Sarap maglaro dito sa loob dahil ang luwag. Yan. Tapos pwede natin i-adjust yung ating sandalan din dito. Yan. So ang napansin ko lang dito sa pinaka second row or sa second or dito sa gitna, walang headrest dito, mga kaibigan. So yung sasakay dito medyo mangangawit ang leeg. Okay? Ang kagandahan lang, meron dito ang armrest sa gitna. So kung dalawa lang yung sasakay, ay favorable sa dalawang sasakay dahil may armrest at saka meron na ring cup holder dito. Okay? So yan, nakita nyo naman yung pinaka-ceiling. Kulay beige. So tingnan naman natin yung legroom dito sa pinakalikuran, mga kaibigan. Okay, so nandito tayo sa pinaka third row. So kung mapapansin nyo, mga kaibigan, medyo ayan, medyo dikit na yung aking tuhod. So mapapansin niyo yung upuan dito sa side na to or dito sa kanan ay naka-tumble down na. Yan. So maluwag, no? Pero pagka subukan nating i-ano. Subukan nating ibalik. Okay. So dito medyo uncomfortable, mga kaibigan, ano. Pero maluwag din naman kung hindi nakasagad yung sandalan na paganoon sa atin, ano, hindi naka-recline masyado. Kasi ito mapapansin niyo yung nandito sa isang side ay naka-recline ng konti. Ayan ang ating itsura. Ayan. So kailangan nating i-recline ng konti itong likod para medyo maging komportable ka. Pero para sa dalawang tao dito, sakto lang. Ang height ko ay 5'6", medyo okay na rin. Pero kung tumaas-taas pa, mga 5'7", 5'8", yung tuhod nyo, itataas nyo ng ganun. Ayan. So 5'6", ganyan. Meron namang space dito sa pinakailalim ng paanan, kaya meron pang susuksukan dito. Kaya okay na rin. Kung talagang punuan, mga bata na lang ang pupwede siguro dito sumakay. Okay, so ang kagandahan, yun nga yung pinakita ko kanina, merong mga connection dito, may HDMI, meron ditong charging port, ano, USB port. So yun ang kainaman dito sa pinaka third row. Okay? And kaya naman din, hindi din masyadong mainit dito dahil meron ditong air vents. Dalawa. Yan. So yun ang nagustuhan ko dito. Lahat meron. Hindi mapapagkaitan ng lamig. So hanggang dyan, mga kaibigan, ano, kung nagustuhan nyo itong aking presentation, sana huwag nyong kakalimutang pindutin yung subscribe button at yung bell notification para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga videos. Okay, ano ba masasabi nyo rito, mga kaibigan? Para sa akin, sobrang ganda nito, no, mga kaibigan. Sa presyo niya ay sulit na rin
dun sa mga features na nakakabit dito, yung kanyang infotainment and yung kanyang quality sa loob, sobrang ganda mga kaibigan. Sa ibang araw, magkakaroon kami ng test drive dito sa Malolos, no? Abangan ninyo, dun natin masusubukan kung gaano kaganda yung drive nito, yung kanyang comfortability. Tingnan natin yan at saka syempre yung experience natin i-drive itong Nissan Terra. Okay? So please i-comment nyo dyan mga kaibigan sa comment section kung ano yung pakiramdam nyo rito, yung naiisip nyo rito, and kung ano yung masasabi nyo dito. Para lang sa kaalaman ninyo mga kaibigan, lagi ako nagbabasa ng mga comments nyo dyan. Good or bad, walang problema sa akin yan. Gusto ko palang magpasalamat sa Nissan Malolos. Kapag bibisita kayo rito, hanapin nyo si Mr. Edison Cho. Hanggang sa muli!